Kung sa part 1 ng videong ito, nagbigay tayo ng mga bagay na huwag isesearch sa internet. Mga bagay na iwasan kung hindi matibay ang iyong sikmura o kaya naman kapahapahamak na bagay dala ng kuryosidad. Ngayon naman, parehong tema. Yun nga lamang, medyo level up dahil ang ilan sa mga bagay, larawan at kwentong ating itatampok ay intriguing. Kaya naman, payong kaibigan lamang, huwag mo nang isearch. Pero kung talagang may kalakasan ang iyong loob, babala, search at your own risk. Number 5. The Surgeon's Photograph. Interesting ang kwento sa likod ng imaheng ito. Imahin ang animoy isang hayop na may mahabang leeg na kung tawagin nila ay Loch Ness Monster o Nessie. Bagamat may kalabuan na ang picture, sa kwento-kwento, hindi ito ordinaryong hayop lamang. Taong 1933, habang nagmamaneho ang isang lalaki kasama ang kanyang asawa, biglang may isang unknown creature na dumaan sa harap nila na nagdire-diretso sa Loch Ness. Malaki ang katawan nito, may mahahabang leeg, ngunit walang bias. Ilang linggo lamang, namataan na naman ng isang motorista ang isang animoy prehistoric sea creature na may mahabang leeg at apat na malalaking fin. Na-curious tuloy ang lahat kung ano nga ba ang tunay na itsura nito. Kaya naman, nang makuhanan ito ng litrato ng isang surgeon, ay pinagpiestahan agad ito. Yun nga lamang, mukhang hanggang kwento na lamang tayo sa ngayon dahil may mga claims na haunted o cursed ang larawan dahil kapag nakita mo ito ay iho-haunt na nito ang iyong mga panaginip. Bagay na hindi mo namang gugustuhing mangyari sa kalagitnaan ng gabi. Number 4. Fell to death. Hindi gaanong nakakatakot ang itsura nito kung ating isesearch. Normal lamang itong imahen ng isang cool at astig na lalaking nakalambitin sa rooftop ng isang gusali. Instagrammable kung titignan, pero ito na pala ang huli dahil ng mismong oras na iyon ay nahulog siya mula roon at nasawi. Bagamat achieve naman ang goal para sa social media worthy photo, huwag niyo itong gagayahin lalo na sa mga bata, liban na lamang kung talagang mga pro kayo. Number 3. Dangerous Husky's Sneeze. Likas sa atin ang pagiging dog lover, pero sa kuha ng photo na ito, abay kahit cute na cute ang aso mo, ay mapapa-OMG ka sa kalagitnaan ng gabi. Kumpara sa ilan, cute ang pagbahing ng aso. Sa imaheng ito, ang pinaghalong blurry na kuha na sinamahan ng dilim na background ang siyang nagatid ng creepy feels. Huwag mo na lamang tignan sa kalagitnaan ng gabi at baka ano pang maisip o ma-imagine mo. Mapaglaro pa naman ang ating isipan kung gabi. Number 2. Family photo with dead body o Cooper family falling body photo. Well, kung isesearch mo ang family photo with dead body sa internet, maraming lalabas. Mga post-mortem photography noong Victorian era. Ang lahat ay creepy, lalo pat kung minsan mahirap tukuyin kung sino ang patay o ang buhay dahil ang mga yumao ay inaayusan na parang mga buhay. Dahil noong panahong iyon, may kamahalan ng pagpapalitrato, kaya naman ang tanging family picture na mayroon sila ay iyong kinuhaan ng may isang yumaong miyembro ng mag-anak. Pero kung magpapaka-specific tayo, sa Cooper family photo, makikita ang masayang maglola sa picture na kuha sa bago nilang bahay sa Texas. Simpleng family photo lamang sana kuha ng kanilang padre de pamilya. Ang kaso, nang ipadevelop ang picture, kita ang tila lupaypay na katawan ng isang tao mula sa kisame, bagay na hindi naman napansin ng ama habang kinukuha ang litrato. Bagamat may mangilan nilang duda sa kwento, mas marami ang mga taong minabuti na lamang na huwag nang mag-imbestiga, lalo't malakas talaga maka-horror movie ang black and white photo na sa tansya nila'y 1950s pa kinuhanan. Isa pa, kahit pa 2013 kumalat ang kwento, hindi talaga malaman kung saan galing ang photo, bagay na lalo pang nagpadagdag ng misteryo. At para naman sa number 1, World's Worst Family Reunion,
Russian Cannibalism, Famine in Russia. Sa mga scary movies, kadalasang sukang-suka tayo sa cannibalism at kakaunti lamang ang may matibay na sikmurang kayang manood ng ganito. Ito ay kahit pa alam nating gawa-gawa lamang ang mga ito, ni hindi nga natin ito ma-imagine sa totoong buhay. Pero ang isang ito sa ating listahan ng mga hindi dapat i-search sa internet. Bagamat mala-horror movie ang eksena, real-life event ito na huwag mo nang isa-search lalo sa kalagitnaan ng gabi. Kung curious ka naman, kaunting overview lamang. Noong 1920s, nagkaroon ng krisis sa Russia kung saan apektado ang nasa 25 million katao sa Volga at Ural River region. Sa tindi ng gutom, may mga nagbebenta na ng laman. Take note, literal na laman ng tao ang ating tinutukoy, hindi iyong panandali ang aliw lamang. Ngayon, may mga disturbing pictures pa rin sa internet na nagpapakita ng cannibalism ng mga panhong iyon. Sa tindi kasi ng gutom, wala naman silang magagawa. Kung minsan pa, sila't sila na rin ang nagsusunggaban sa pamilya o kung di man, panonoorin ang isa't isang masawi sa gutom. Kung masawi naman ang isa, sa tindi ng kalam ng sikmura, wala silang magagawa kundi pagtibayin ang sikmura. At syempre, alam na natin ang kasunod, para makasurvive, wala silang choice kundi maghain ng kung anong mayroon sa hapag. Kung minsan nga, kahit damo at dumi ay kakainin na rin. Sa mga reports, wala namang magawa ang mga kapulisan dahil naging katanggap-tanggap na method of survival ang bagay na ito. Mula 1921 hanggang 1922, tinatayang nasa 5 to 10 million katao ang nasawi. Kaya naman kahit 100 years na ang nakararaan, itinuturing pa rin itong isa sa mga nakapanlulumong parte ng kasaysayan, hindi lang ng Russia, kundi ng mundo. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa top disturbing photos o events na mas makabubuting huwag mo nang isearch sa internet. Kumbaga, patibayan na lamang ng loob at sikmura kung talagang curious ka. Kaya paalala lamang, search at your own risk.